First and foremost, a warmest hello to all Filipino people who are still subscribing and watching my videos here in my YouTube channel, and I'm thankful for that, 'cause I need your support for my channel. So please do as part of this app, and being a Filipino, we should talk, cooperate, and respect of anyone, of what I did or what I wrote here, 'cause it is a part of what we had experienced from the past. And be ready for the third part of the Carlyn Cordova story na pinamagatang ang mukha ng babae sa likod ng kamera. Ang karugtong ito sa kwento ng buhay ni Carlyn, or the Carlyn Cordova story, at sa kanyang anak na si Marie Chris, na nagkawalay sa mahabang panahon dahil sinasadya ni Carlyn ito na iwan ang anak kahit under pa ito sa kanyang pangangalaga. Walang siyang awa na nang iwan ng anak dahil sa personal na interest. Ngunit may kunti ng pag-iisip ang anak na si Marie Chris. Binuhay niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pamamalimos, at ina-adapt siya ng isang mayaman na mag-asawa, pinapaaral, at nag-specialize na siya sa US na kinuha niya ang medicine na kurso. Ngayon, isa ng ganap na doktora si Marie Chris. May asawa na din na doktor at may dalawang anak. Hindi alam sa isa't isa na ang kausap ng ina ay ang kanyang anak, dahil hindi na niya ito matatandaan, dahil over 25 years na silang hindi nagkikita. At hindi din alam sa magandang babae na ang kanyang nakausap ay ang kanyang ina. Ito ang sabi ni Carlyn. Saan kita hahanapin, Marie Chris? Kailangan kita sa nalalabi kong buhay. Gusto ko na ikaw ang umaalalay sa akin. Ngunit inuusig siya sa kanyang konsensya sa kanyang hindi mabuting ina. Lagi siyang sinusulsol sa kanyang isipan, sa kanyang konsensya, sa pag-iwan niya sa anak. Nang makatulog si Carlyn, ito ang kanyang nabasa sa kanyang panaginip. Ang pag-uusig ng anak. Hoy, matanda, ano sabi mo? Anak mo ako? Ang kapal mo? Ang kapal mo magsabi? Ano? Hindi ka ba nahiya sa akin? Ano ang nangyayari sa'yo? Laos ka na. Wala ka ng silbi. Wala nang kukubit sa'yo. Kaya ka pinapauwi ng mahal mo, dahil kung hindi ka uuwi, gagawin kang carne norte doon sa India. Iniwanan ka, at dahil matanda ka na, pumangit pa. Kung hindi mo sana iniwan si Marie Chris matanda, mayroon sanang gagabay sa iyo. Hindi sana mawawala ang kanyang pagmamahal sa iyo.
bilang ina. Kaya huli na ang pagsisisi mo, Carlene. Tikman mo din ang hirap na dinanas ni Marie Chris. At ito ang sagot ni Carlene sa panaginip. Anak, patawarin mo ako, please. Hindi mo lang alam na ang ginawa ko para din sa'yo. Umiyak ng todo si Carlene sa panaginip hanggang nagising ito. At ito ang kanyang sabi. Oh, salamat Panginoon na panaginip lang pala. Sana hindi magkatotoo ang isang panaginip dahil ito sa kaiisip ko sa kanya. Kaya masama ang laman sa aking panaginip. Aagahan ko ang paghanap mamaya. Baka makikita ko na ang anak ko sa may simbahan. Lagi yung nagsisimba. Ang tao, kahit sino man sa atin, ay kailangan may maganda tayong nagawa sa ating kapwa. Lalo na sa ating pamilya, na malakas pa tayo. Dahil hindi lahat ng panahon ay maging malakas ang ating katawan. Darating ang panahon sa ating pagtanda. At tayo ay mangangailangan na ng tulong. At sino ang kusang tumulong sa atin? Diba ang ating mga anak? Gikan ta sa abog, ug sa abog usab kita mupauli. And before na mangyayari yon, gagawa tayo ng kabutihan upang kaawaan tayo at kusa silang tutulong sa atin. At huwag niyong gagayahin si Carlene dahil hindi siya ang magandang salamin para sa anak. Dahil sa personal niyang interest. Kung totoo pa ang kanyang sinabi na ang kanyang pagpunta sa India noon ni Carlene ay para na rin daw sa kanyang anak. Bakit umabot ng 25 years saka na niya naaalala na may anak pala siyang iniwan? Kaya nararapat lang sa iyo, Carlene, ang iyong ginawa. Magtitiis ka sa hirap at gutom, katumbas ng sinapit ni Marie Chris noon na iyong iniwan. Araw ng Linggo yon na nagpunta ng maaga si Carlene sa may simbahan upang mamamalimos na naman. At nakita niyang muli ang magandang babae, asawa at mga anak. Inaabangan niya ito sa may sasakyan. At nang lumabas na sila dahil natapos na ang mass, nakita ng magandang babae ang matanda. At ito ang kanyang sabi. Na naman, Darrell, tingnan mo ang matanda na ito. Binibigyan mo ng pera? O heto, bumalik na naman. Binibigyan minsan, ngunit dinadalasan ang pagpunta. Sus, nakakainis. Hoy, matanda, galit talaga ako sa'yo. Dahil nung malakas ka pa, masama ka siguro sa iyong anak. Kaya nag-iisa ka ngayon at namamalimos. At ito ang sagot ni Darrell. Marie Chris, honey, galing tayo na nagsisimba. Pagbibigyan mo na oh.
at narinig ni Carlene ang binabanggit na pangalan ni Darrell. At ganito ang kanyang sabi. Marie Chris, ikaw to anak. Si mama mo ito, Carlene. Hindi mo na ako makilala dahil sa kaytagal nating nagkakahiwalay. At sumagot si Marie Chris. Ano? Ikaw si Carlene ang nag-iwan kay Marie Chris noon? Bakit tinawag mo akong anak? Wala akong ina. Ang ina ko, alam mo ba, ay nasa malaking bato. Itinaga ko doon kasi wala akong ina ngayon. Ngayon na matanda ka na, hinahanap mo na ang anak mo? Kapal nito. Hindi marunong mahiya sa sarili. Hoy, matanda, tanggapin mo ang punishment na deserving para sa'yo. Wala kang kwentang ina. At hindi mo ako mabiblame dahil sa sobrang hirap ang dinanas ko sa aking buhay. Samantalang ikaw ay nagpapasarap. Hindi kita matatanggap at hindi kita matutulungan. Bumalik ka sa bar, bumalik ka sa India, kung saan doon ka tumanda. Huwag sa akin, dahil matagal na kitang ini-erase. Delete na kita sa aking mapa. Bye! Thanks for watching, my dear friends. And please watch the continuations of this story will be tomorrow. And don't miss it. It is very interesting and exciting episode between the mother and the daughter encounter. Be happy with God's love. Bye-bye from beautiful city of Davao, bound to you all. Kisses from Rose to yours.